This video, ipapakita ko sa inyo kung paano ikabit itong rear side reflectorize nito. Okay. Hello, isang mapagpala pong araw sa ating lahat. Kumusta po mga kaibigan, kapatid? Ngayon po ay ito, makita nyo itong stock na rear fender natin. Ito naman yung pinag-isipan ko kung paano ito ikabit. Itong side reflectorize. So, napakaganda, napakalaking tulong ito pag tayo magkukrusing sa daan. Kasi pag ito masisinaga ng ilaw, napakaliwanag yan. O gagadagdag safety. Ngayon, ito gagawin natin. Ito, nakagawa. Ito, gagawa tayo ng bracket para pagkabitan natin dito, para ikabit natin sa ating rear, universal rear fender. So, ito, napulot ko lang to sa yun, may mga construction site kasi dito sa amin. Ito yung ginagamit nila pagkabit ng mga kisame. So yung kung ang tawag nito, kaya ang gagawin lang natin dito lang, 1.5 inch yung bawat laki nito. Tapos ito yung bubutasan natin. Ngayon ang gagawin natin muna, i-cut muna natin ito. Tapos butasan natin ito. Ito yung kakabitan natin ng tornilyo. Number 2. Ayun. Ito, mapapansin niyo, ito yung pinagagalingan ng ano, no? Ng ito. Ito, mapapansin niyo, dalawang butas ang isa guide. Ito yung isang tornilyuhan. Ngayon, ito na yung binutasan natin. Yung ganun, ang gagawin natin is ganito. Ayan. Lagay natin sa ilalim para magkaroon tayo ng guide. Markahan ko lang kasi bubutasan natin dito. Ayan. Para may kabit natin to na matibay. May guide sa turnilyuhan. Ayan, butasan na natin. Yan, tingnan natin kung kakasya na siya. Ang guide. Ayan, sigo siya. Ayan, sigo siya. So, magiging ganun na siya ang itsura niya. Sali, ano ba? Pinakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng bracket. Pero, lilinisin ko muna ito. Ayusin ko muna ito bago ikabit. So, mangyayari sa kanya, gagano na siya. Yan, may kakabitan tayo doon. Ito. Yan, parang hindi siya moving. Yan. Ayusin ko lang muna yung isa din. Bangga siya. Ayun o, nakalubog. Tapos, hindi pa nakatornilyo yan. Bangga siya. Dapat, ang mangyayari is ganyan. Yan, labas dapat para kitang-kita. Yan, ang solusyon natin dyan. Ito, yan, mapansin nyo. Ituwid natin to. Ituwid natin to, i-adjust natin yung butas na itong dalawa na to. Para lalabas ito. Yan. Yan, ituwid natin to. Ano na to? Yan. Tapos i-adjust natin yung butas. Baka natin kung kakayanin yung butas dito. Lagay natin dito sa baba. Nangyari sa kanya. Tingnan natin kung maganda tingnan.
Oh. Sakto lang ito. So, ito. Ang butas na to. Yan. Pero wala na tayong masyadong bubutas yung panamarami. Yan. Kumbaga, itong butas na to, yung isang butas, kumbaga itong butas na to, dito na magagaling sa baba. Para mangyayari sa kanya, magiging ganyan na yung labas niya. Ayan. So, may space na siya. So, ito po, may pagbabago ng konti sa ito. Mayroon tayong kunting sabit na naman. So, ito, ikakabit na natin. Pininturahan ko na ito ng ano, madali ang pintura para hindi tayo kakalawangin. So ito. Yan. Tapos kabit lang natin to. Yung 8 nut. Tapos ganito po yung mangyayari, mga kaibigan. Nakabit na natin to. Dito kasi hirap siya. Ayun, sa naka-osling bolt na to. Ano siya, naka-twist, para naka-twist. Kasi kaya naisip ko na dito na lang siya ikabit. Ito oh. Meron siyang butas kasi dito, extrang butas. Yan. Yan, dito ko nilagay yung bolt. Kumbaga, yan na yung magiging ano natin. Tapos, pag ano na siya. Ayan ang mangyayari, ganito na siya. Tapos, kabitan natin to. Tapos yung nut nito. Mayari daw kasi dito ito. Ipakita ko sa inyo. Yan, yung nut. Saktong-sakto lang talaga, kumbaga hindi siya mapihit. Hindi siya mapihit pag nakaano dito. Kung nakapasok, kaya sakto lang talaga na nakakanto siya yung gilid niya. Ang mangyayari sa kanya. Ganyan. Ito yung pipihitin natin, yung bolt. Ayan, kasi dikit na siya. Ayan, dikit na siya. Kaya mangyayari niyan. Ayan, yung bolt yung pipihitin natin. Hindi na siya kailangan kontrahan. Kasi nga, nakasandal na siya doon. Kaya mangyayari, dito ko na lang ikabit. Yun. Tapos, papasok dito siya. Ayan. So, ayan. Magiging ganyan na yung kalabasan niya. So, i-distance natin. Ayan. Magiging ganyan na kalabasan niya. So, sa ganong paraan, pag once tayo mag-crossing, ngayon, mag-cross tayo, pag yan, itong matatamaan ng ilaw, maliwanag yan. So, kitang-kita tayo pag mag-cross tayo. Kasi, kinabit na natin yung, ano, yung rear fender side reflectorize. So malaking tulong yan para magiging safe yung pag-crossing natin, na mapansin tayo. Dahil dyan, napakalakas yan. Alam naman natin yan, may-ari ng Yamaha YTX na parang ilaw din yan pag matapatan ng ilaw. Kaya dagdag safety din yan pag mag-crossing tayo. Yan, ganito lang po yung paraan na aking nakakita na magiging kaya-aya din yung ano, kalalabasan. Ayan po, maraming salamat po sa panonood. Sana i-suportahan nyo yung akong YouTube channel. Patuloy nyo i-like kung yung nagustuhan yung video na to. At i-subscribe na rin. Para at saka i-press nyo yung notification bell para magiging updated kayo sa bawat video na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless you.